yung booking ko na. Katulad po ng kanina, we will only going to mention the most common components of the products, okay? At yung pinaka most common functions. Pero talaga magkoconcentrate kami ni Brother Perry dun sa dosage. Okay? So again, alam niyo naman po ang ating carrier product, si Supreme. Exclusive natural formulation. Anong naging advantage, Brother Perry, ng si Supreme kumpara sa iba't ibang klase ng vitamin C? At sinabi nga Supreme absorption, retention, saka performance. Brad, ilitaan niya man na pare. Pakibanggit na yung mga laman ito, Brad. Yan, Doc. Uunahin ko na sa mga laman. Exclusive natural herbal formulation ito. Kaya napakaganda ng si Supreme. Meron yung vitamin C, Doc. Yung United States of Pharmacopoeia L-ascorbic acid, yung pangalawa. Meron yung citrus bioflavonoids complex. And syempre, kasama dyan yung lipid metabolites. Generally recognized as safe vegetable waxes. Kaya napakalupit, Doc, ng si Supreme kasi it undergone proprietary microencapsulation technology para ma-optimize yung long-term stability and to enhance therapeutic efficacy. Yan ang maganda. Okay. So, sabi nga ni Brother Perry, may vitamin C proven for decades to be very good, to be very wonderful. Nilagyan pa ng citrus bioflavonoids complex na also strong antioxidant, kaya lalong lumakas pa yung antioxidant capability at nabalutan pa nga ng lipid metabolites. At sabi nga po sa studies po na ginawa ng ating partner, okay? Sabi nga po dito, compared to other kinds of vitamin C, number one, lumakas ang level ng antioxidant, mas mabilis ma-absorb, faster wound healing, napoproteksyon na po ang immune system natin, nababawasan na inflammation para gumanda ang flow ng dugo, nakakaiwas tayo sa mga sakit. Okay? At the same time, tumaas ang kanyang free radical scavenging capabilities. And if you're looking for a product that will be good for your nervous system, including your lungs, then this is the product for you. And the name of our carrier product is si Supreme. Pero again, kita nyo naman ha, mabilis lang yung pagkakabanggit namin ni Brother Perry doon. Eto na po, Doc, Brother Perry, mga tanong lagi sa atin. Anong edad ba the best ibigay ang si Supreme? Okay. Tama. 18 years old. Takas. Pero, kung gusto mo ibigay sa mas bata, at least 12 years old. At dapat nasa ideal weight. At least 39.5 kilograms para hindi tayo malito, 40 kilograms yung 12 years old na bata. Less than 12, huwag nyo nang ibigay. Kasi sa amin po talaga mga doktor, usually ang 500 milligrams, pang-adult yan, pang 18 years old. Tama. But then, you may consider yung mga 12 na medyo nasa ideal body weight. Once a day lang, pare ko eh. Pero Brad, paano kung may sipon, may ubo, may lagnat, mukhang may COVID, mukhang may pneumonia, dagdagan nyo. Mag-supplement tayo. Dagdagan natin, gawin natin 2 times a day na po. Umaga at gabi. Basta may nararamdaman, Dok, ha? Basta may nararamdaman masama. Okay, ha? So, mga kapatid, si Supreme pa lang tayo. Yan, sina, ano pare, oh, sina Abet, nag-share na. Share nyo na. Yan. Kasi maganda to, okay? Talagang kapaki-pakinabang po. Okay, ang ating mga topics. Next, pare! Yun na, bro. Yan, Dok. Former flagship product na loves na loves ko, which happens to be our flagship product from 2010 when it was launched up to 2020. Okay? Tama. 24/7. May 22,000 phytonutrients. Pero Brother Perry, pakibanggit naman lahat. Banggitin lang po. Lahat ng ating components ng C24/7. Yes, Doc. Ito yung bumubuo ng 22,000 phytonutrients. Yung 29 vitamins, minerals, and trace minerals. Mayroon ding 18 amino acids, 14 super green foods, spirulina blend. May 12 whole fruit juice blend, 12 whole vegetable juice blend, may 12 mushroom. Meron ding 12 digestive enzymes, 12 herbs and specialty nutrients, 10 essential fatty acids, 5 anti-aging, antioxidant enhancer, meron ding 4 longevity polyphenols at mega resveratrol blend. Yeah. Good. Very good, pare ko. Very good. So sabi nga po, no, Doc, napakaganda pala ng produktong ito. Sabi ko nga po sa inyo, loves na loves ko yung produktong yan eh. When this product was launched 2010, talagang I've been taking the product. Okay, ngayon. Pero sabi nga po, Brad, ang pinag-uusapan talaga natin ngayon, paano ba binibigay yung mga produkto natin? Yun na.
let me try to remind each and everyone, ang araw na to para po sa dosage talaga. Para okay. Ko, alam ko, handa na sila eh. Game na tayo. Yan na. Okay, ah. So again, inuulit ko po. Okay, kaya ako tumitingin sa kanan, tinitingnan ko yung ating mga kasame. I-share nyo na po. Magsisimula na po kami ni Brother Perry ng algorithm. Okay? Yeah. Brother Perry, C24 Complete Rest Your Life, ang tanong lagi sa atin, kailan ba the best inumin yung produkto? Pakibanggit naman pare. Best time yan, to take Dok, ang best time dyan, 30 minutes before meal or 2 hours after meal. Yan ang best time. Empty stomach, sabi nga ni Brother Perry dyan. Walang laman ng chan for faster and better absorption of the product. Maliwanag po. Pero bro, kung titingnan nila, may kulay green, may kulay red, may kulay black. May root, may aisle. Diba, no? Iba't iba, no? Depende kasi ang pare sa sitwasyon ng kliyente. Pwedeng normal, pwedeng may ibang sakit, pwedeng may cancer. Pero this time po, bago i-explain ni Brother Perry ng gusto, sinisimulan lahat yan sa isa. Tama. Irregardless ng sitwasyon na, isa-isa lang po. Ang pag-a-adjust, pagdadagdag, per week ang pagdadagdag. Okay tayo ha? Maliwanag po. O Brother Perry, paki-explain na sa kanila yung tamang pagbibigay, yung tamang dosage ng mga produktong ito. Doon tayo po. Yan, Doc. Yan, Doc. Sa first week, ayan, for normal or yung mga merong challenges sa kidney, mga may problema dyan, on the first week, kailangan isa muna. Kung ikaw magsisi-24, isa lang. Complete, isa lang. Rest your life, isa lang din. So, on the second week, as you progress or ikaw ay gumagamit na ng produkto, napapamiliarize mo na, pwede ka na magdagdag ng isa. So, second week, 101 naman yan. 101 sa C24, 101 sa complete, at 101 din naman sa rest or life. Yan. And on the third week, magdadagdag ka na. Isa, isa, isa. It means one in the morning, one sa lunchtime, at isa rin sa gabi. That's for the C24 at complete phytoenergizer. Yun yung mga normal, sabi nga. Yan normal, Doc. Sa iba't ibang klase ng sakit, high blood, diabetes, heart attack, stroke, brother, magdadagdag na sila. Pakibanggit na rin. Yan. Pag ganun ang sitwasyon mo, on the fourth week, magdadagdag ka na. Magiging 2-1-1 na yan for C24, pag yan ang ginagamit mo. Pag complete naman, 2-1-1 din. Yan. On the fifth week, magiging 2-1-2 naman. 2-1-2 sa pag-take mo ng C24, 2-1-2 din sa pag-take ng complete. On the sixth week, yan, magiging 2-2-2 na yan, which means 2 in the morning, 2 naman sa lunchtime, at 2 rin naman sa gabi. And finally, tandaan nyo po ito, mag-aakit lang tayo ng dosage sa mega dose, yung 333, pag-cancer na po. Mm-hmm. Kaya, maliwanag po tayo doon ha, Brother Perry. Banggitin mo lang sa kanila ng pahapyaw itong mga algorithm natin pag mega dose na para ko. Yan, ito yung part na ikaw ay kailangan na mag mega dose because your body needs it, okay? Kailangan ng pangangatawan mo because of the challenges or sa cancer na meron ka. So on the 7th week, 322 na sa C24 at sa complete. On the 8th week naman, 323 sa C24 at complete phytoenergizer. On the 9th week, ito na, yung 333 which is 3 in the morning, 3 in lunchtime, at 3 din naman sa gabi. So, my dear leaders, pa, makikiusap po kami sa inyo na when you try to give the products of the company, just try to give the algorithm. Just try to follow the algorithm. Yun po yun. Para hindi po tayo mamali. Okay? Giving the wonderful products of the company. Okay, ha? So, tandaan niyo po yan, ha? Pero sabi nga po, there will be certain conditions wherein we will be confined, okay, with the 111 dosage na hindi ka na pwedeng umakyat. Ano yung mga sitwasyon na yon? Okay, ha? Ito na po. I-note nyo mabuti ito. If you have your cameras with you, take a picture. Okay? Para po maunawaan natin yung tamang pagbibigay ng ating mga produkto. This is said to be the conditions of your clients wherein your maximum dosage should only be 111. Okay? So, simulan ko na, Brother Perry, sa normal o healthy, ang preferred product will be C24/7. But aside from it, bro, pakibanggit na sa kanila yung iba pang karamdaman na hanggang 111 lang po tayo. Sige, pare ko eh. Yan, Doc. Ito po, pag ito po ay pinagdadaanan mo or meron ka o kakilala mo, hanggang 111 lang po, ha? Kidney diseases, end-stage renal disease, yan. Yung meron ka pong creatinine na 110 micromole per liter,
yan po, 111 lang. May liver disease ka, cirrhosis yung pinagdadaanan mo, yan, 111. Pag ang SGPT mo over ALT mo is 40, nako po, yan, 111 lang din. Meron kang goiter, meron kang T3, T4, TSH, yan, 111 lang din. Yung heart rate mo, nasa 60 to 100 beats per minute, 111 lang din po maximum. And of course, pag may autoimmune disease ka at meron kang lupus, that's the maximum dosage that you can take. Yan. Yung mga binanggit po ni Brother Perry na creatinine sa SGPT, those are the uppermost normal. So pag sumobra ka na po doon, medyo ibig sabihin po doon, sumasablay-sablay na po yung kidney mo sa liver mo. And we would like to repeat yung sensational disease, saka cirrhosis. Ito yung mga pinakapangit na sakit na pwede mangyari po sa kidney saka sa liver. Okay? And syempre po yung T3, T4, TSH are there to monitor yung hormonal level ng thyroid glands mo. Okay? And yung autoimmune, yung sarili mong immune system mo sumisira sa katawan mo. But again, once you encounter these kinds of clients, kidney disease, liver disease, you go for complete. Mas preferred natin complete compared to C24/7 for these kinds of clients. At ang maximum dosage nyo, uulit-ulitin ko po, will only be 111. Klaro po tayo doon. So, ulitin ko po ha. Similan sa isa, okay ang response niya, make it twice a day. Okay ang response niya, make it 3 times a day. Pero hanggang doon lang po yun. We cannot go beyond. Lilinabi ko po, we cannot go beyond the 111. Why? As I always say, ang metabolism po ng kinakain natin, pati po mga food supplements, will happen to your liver. At ang excretion na excess ng produkto will be through your kidneys. Klaro tayo din, ha? So, sinisimplehan lang po namin ni Brother Perry ngayon, ito po yung tamang dosage sa pagbibigay ng ating mga produkto. Are you clear, ha? Maliwanag na maliwanag to, ha? So, simple po. Pag may kopya ka niyan, you know that the maximum dosage that you can be able to give for these kinds of clients will only be 111. At complete, ha? Basta yan yung mga condition, the preferred product for your clients will be complete. Now, brother, may mga condition po tayo na kung saan mas preferred pa rin natin ang complete kumpara sa C24/7. Yun! Bakit? Mm-hmm. Preferred tayo na special precautions, mean to say, pag merong resveratrol like Restorlife, C24, Vitamax, Vitadrink, medyo mag-iisip ka muna kung bibigyan mo ng resveratrol pag ganito ang mga kliyente. Tama, Brother Perry, panggit naman sa kanila, yung mga kliyente yung pinag-uusapan natin, ano ba yung mga yan, pare ko? Sige, Brad. Yan, Doc. Unang-una po, yung mga pregnant woman, yung may pregnancy. Pangalawa, breastfeeding mothers. Pangatlo, yung mga kasama natin or kakilala na nagtatake ng blood thinning medicines like aspirin, heparin, warfarin, Coumadine, at Lopidogrel. Yan, wala mo ng Restore Life. Tapos, tama, pag mayroong cancer of female reproductive system, merong phytoestrogenic effect yan. Huwag mo nang resveratrol. Mas maganda, complete. Tapos, those with bleeding or bleeding tendencies. Yan po. Okay, so again, sa napag-aralan ko po sa medicina and through research that I've been doing for the past so many years as part of the company, hindi pa po talaga sinasabing safe magbigay ng resveratrol sa fetus pagbuntis at sa mga infants pag sila po ay nagbe-breastfeed sa mga nanay nila. At kaya kung wala pong proven scientific evidences na safe siya, eh huwag natin ibigay muna. At sabi nga po, hindi magandang pagsabayin, as they said, ang isang blood thinning herbal product na mayroong resveratrol saka mga blood thinning synthetic medicine like the ones that you can see on the screen, because we might increase the incidence or the chance that they may suffer from bleeding. At binanggit ni Brother Perry, hindi lang cancer kaya may question mark, pati po non-cancer na problema ng reproductive organs ng babae. Okay? At kung kayo pa may bleeding, any parts of the body, or may anemia kayo, leukemia, those are the so-called bleeding tendencies, you go for complete. Yun po yun. So pag nakita nyo po itong gantong klase ng sitwasyon, my dear leaders of empartishimirism, you give complete rather than C24/7, rather than Restore Life products. Maliwanag yan? Klarong-klaro tayo doon. Napaka-simple po. Yan lang ang kailangan natin sundin. Okay? We just need to follow this algorithm, okay? And these special precautions for you not to make a mistake in giving the product from the company. Now, what else?
anywhere you go, kahit saan lupalap ka ng mundo pumunta, may encounter kang buntis or nagpapasok. Diba, no? Saan taon na po tayong naka-quarantine, kaya nga po ang biruan, lalong tumataas ang bilang ng mga nabubuntis. Kasi magkasama sa isang bubungan yung mga mag-asawa. Okay? Now, eto ho yung mga safe products of the company that we may be able to recommend to your pregnant or lactating mom clients. Okay? So, at yan. Pare ko'y pakibanggit naman. Ito, Doc, if you are pregnant or lactating sa mga nanay or may kilala ka, it's best to use Complete Phytoenergizer, samahan mo ng May Choco at Colidus. And of course, not to mention, syempre, kasama din ng Ultra H2, pwede sa iyan. Good. Now, ganito po yan, ha? Linawin natin, pakinggan yung mabuti. Sa unang 10 linggo ng pagbubuntis, ang tawag na yun, organogenesis. Ano po yun, Doc? Yung embryo sa kasaygot, nagsisimula pala mag-form ng kanilang mga organs. Klaro tayo. And as they said, okay, baka daw maka-apekto ang mga food supplements natin sa organ development. Pagtungtong ng 10 weeks, so beyond 10 weeks na po, fetus na, kompleto na organs. Pwede ka na magbigay nito mga produktong ito, yung Complete sa kamay choco. Once a day lang po, hanggang mga nap. Yung Colidus, even during honeymoon, even during the first 10 weeks, you can safely give this to your pregnant clients. Pero medyo pagdating ng 37 weeks, tinigil na po. Bakit? Kasi nga, pwede na manganak yung babae. And we all know what will happen habang nanganganak. May kasamang pagdurugo na yan. Lalo na paglabas ng baby, saka ng placenta, magbibleed yan. At may konting blood thinning effect ng Colidus that may be able to prolong or worsen the bleeding. Kumawa naman yung nanay. Now, the question is, Brother Perry, sabi nga nila, Doc, kailangan po ng baby yung Colidus, yung DHA, pag nagbe-breastfeed. Kailan daw i-resume? Simple. Basta tumigil na po ang pagdurugo after giving birth ng babae, usually on the second, third, or fourth day, then that mother can now resume the intake of Colidus para mapakailangan po ng baby yung DHA to breastfeeding. Clear? Pare ko, next, may cardiovascular disease. Ano yun? Puso, blood vessel, dugo, utak, okay, heart attack, stroke, hypertension. Lahat na doon. Is ang tanong. Yan. May blood thinners ba or wala? Brother Perry, ano ba mga preferred product ang pwede nating ibigay? Okay, yan. Ito po, Doc, kasi yung lahat ng sinabi nyo, parang ito yung pinaka-deadly ngayon, no? Kasi they can strike anytime na ano. So, kung ikaw ay gumagamit ng blood thinning medicines, like nabanggit natin kanina, the best product for you is Complete and Colidus once a day. Yan. Pero kung wala ka namang blood thinning medicines, in short, wala ka namang maintenance, eh pwede ka sa C24, max ng 111, Restore Life, max ng once a day, at samahan mo rin ng Colidus. Yun, pare ko eh. Pero lilinawin namin ni Brother Per sa inyo, ha? Basta yung aspirin, heparin, warfarin, kumadin, clopidogrel ang pinag-uusapan. So kung ang gamot mo sa high blood lang, ang gamot mo sa diabetes lang, ayos yan. Pwede yung mga C24 Restore Life Colidus. Pero pag sinabing, Doc, may aspirin ako, Doc, may clopidogrel ako, you go for Complete and Colidus. Uy, siya nga pila, Brother Perry, hindi ko lang naidagdag pa. Either may blood thinner or wala. Pwede ka rin magbigay ng C-Supreme. Yun. Ayun. Okay, ha? Maliwanag po tayo, ha? Klarong-klaro. Ito na yan. Napakasimple po. Ngayon, sabi nga, Doc, kita na namin yung mga dosage. Nawa na namin. Complete my choco colds pagbuntis, once a day din lang pagbuntis o nagpapasuso. Tama po. Itong mga to, yung Complete kanina, di ba, may pagsakit, di ba, Brother Perry, hanggang tututun, di ba, sabi natin. Colidus once a day lang kasi may konting blood thinning effect. Okay, now, ilan naman yung Colidus? Ito po yun. These are the components na mabanggitin po ni Brother Perry, saka po yung tamang dosage. Depending sa blood cholesterol results nyo pag nagpakuha kayo ng dugo. Okay? Banggitin mo na. Okay? Yan, ito daw. Para sa ating Colidus or Omega Supreme fatty acid, yan, with DHA and EPA. Kapag ang blood cholesterol mo ay nasa 150 milligrams per deciliter, nice, mainam ang 1 Colidus lang per day. Kapag 200 milligrams naman per deciliter ang result mo sa laboratory,
pwedeng twice a day, 101 naman ang pag-take niya. Pero pag umangat ka ng 250 milligrams per deciliter, pwede ka na sa 111. Yan. At pare ko, kailan the best inumin ng produktong Colidus, pare? Dok, ito, kaiinom ko lang kagabi habang kumakain. During meal, no. Kailangan ni inumin mo yan. Okay, explain lang namin na mabilisan po ni Brother Perry. Mas maganda habang kumakain kasi nga kung kayo pa'y kumain ng medyo taba-taba, okay, masyadong mamantika, yan. Okay, ha? Mas magandang inumin yan. Para nga po, pasok po ng mga sobrang cholesterol sa inyong intestines, hahatakin ng colloids papalabas sa poops. Okay, at the same time, they can also help break down the fats to form energy. Yun ang kagandahan ng pag-ininom mo habang kumakain. At let me try to remind mga kapatid, pag mataas ang cholesterol, okay, more than 200, more than 250, yun yung dosage. Ang pagre-repeat nito every 2 months. Pero once mag-normalize na, once a year na ulit, ang test ng cholesterol. Klaro, ha? At uy, linawin natin, Brother Perry, ulitin natin, kahit buntis, pwedeng uminom once a day. Yun ang magandang usapan. Next! Ito na. So sabi nga po, ang daming produkto ng ating kumpanya. Pero katulad po ng binanggit namin ni Brother Perry, we will not deal much on the components. Okay? Yung pahapyaw lang po ng components ang babagatin ni Brother Perry. Okay? Dosage tayo. Okay, ha? Para ko, paka-explain na sa kanila, Brad. Sige, Doc. Pag ang kidney naman, ang iyong itinake, napaka-inam nito, lalo sa bata, because may 14 vitamins and minerals, 26 fruits and vegetables. Yan, pasok yan sa mga kids natin. Pag ikaw naman yung nagko-complete, meron naman yan 16,000 phytonutrients. Siyempre, sa restaurant, meron itong resveratrol, may 4 longevity polyphenols. At nice. Pag ikaw ay nagkakape, kagaya ko ngayon, nagkakape, meron niyang, siyempre, first world alkaline coffee na may complete phytoenergizer pa, kaya talaga solid yan. And siyempre, yung ating My Choco, or we call it Choco-Sutical, kasi with DHA na yan, tsaka with complete phytoenergizer din. Yun ang magandang bilanggit ni Brother Perry. Okay, pero ganito po, ah. Algorithm tayo, tamang dosage, kailan iniinom. Kuha ng mga ballpen at papel. Okay, yan, yan. Banggitin ko na yung tamang edad ng pagbibigay. Ang ultimate, kahit baby pa lang pwede. Tema, okay? Kahit may kidney problem, may liver problem, yung binanggit ni Brother Perry kanina, pwede Ultra H2. So, walang problema sa Ultra H2. Kagandahan, no? May molecular hydrogen. Next product, May Choco. 1-year-old papataas. Kahit tayo, pwede po. Huwag sa mga babies na below 1. Kasi baka hindi pa kayanin ng kanilang intestines o ng digestive system po nila yung ating pong May Choco. 1-year-old papataas, pwede na po yan. Isa-isa lang, Brother Perry. Now, sabi nga na iba, Dok, teka lang. Nasarapan yung bata eh. Gustong dumalawa. Yun. Gustong dumalawa, Dok eh. Ay, pwede naman. Kung 6 years old na siya. Ito, pwede rin. Kung 9 years old na. Pero kung tatanungin niyo ako bilang doktor, once a day lang. Kotang-kotang ka na. Pwede, tama. Pwede. Basta pwede sa, okay. Pwede sa bata at isip bata. Tama. Yun, okay. Now, pag 2 years old na po, kiddy 24/7 na tayo. Ayun. Na marunong umuya at marunong lumunok. Correct. Mag-iwang ang usapan, ha? Na marunong umuya at marunong lumunok. Kung medyo diskompyado ka pa sa kanyang swallowing capabilities, kasi baka mag-choke, pwede mong hiwain ng maninipis. You can cut it thinly. Bigay mo na pa konti-konti para maganda po. Yun, pwede po yun. Same thing. Gustong dumalawa? 6 years old. Gustong tumatlo? 9 years old. Yan. Pinakabatang edad, Brother Perry, linawin nating mabuti, should be 2 years old. 2 years old. 2 years old. Yan. Noted, Doc. Yan, maliwanag yun, ha? Ngayon, sa so tatlong produkto pag below 12, ang pwede mong ibigay. Ultra H2, May Choco, Kiddy. At tungtong ng 12 years old, dyan ka na magbibigay ng complete at ng Colidus. Yo. Tigi isa lang muna po. Pagtungtong ng 18, sundin nyo na yung algorithm na in-explain ni Brother Perry kanina. Yan. Yan na, ha? Maliwanag na mga usapan natin, ha? At pare ko, sabi nga po, lahat na ng produktong hindi natin binanggit so far. Sleep and coffee, resveratrol products, products, whitening products. 18 years old, papataas na po. Tama. Natin, ha?
Sulat natin, ha? Ulit natin, para ko, eh. Ultra H2, any age. Pati babies. May choco, 1 year old and above. KD, 2 and above. Complete and quality dose, 12 and above. 12. And for the rest of the products that we haven't mentioned, okay? Yeah. Eh, pang ano po yan? 18 years 18. Old. 18. Yun. Mm-hmm. Okay, ha? Klarong-klaro. Ang dali lang. Sabi ko nga po sa inyo, basta may kodigo kayo nito, tapos na usapan. Kayang-kaya mo na ibigay ang mga produkto natin. Ayos? Hindi ka maliligaw, Doc. Yan. Okay, hindi maliligaw. Ayan. Tama. Ayan, sabi nila, congrats. So, yan. Sige, invite pa tayo. Yan. Appreciate nila yung tamang dosage natin. Next, pare. Uy, uy. Brad. Ayan. Nakamit lang kliyenteng gusto ng medyo pumuti. Mm-hmm. Eh, nako. Daming Pilipinong at, gusto nito. At healthy pa. O, ito na po. Babagitin na po ni Brother Perry yung tamang pagbibigay nito. Pare Koy, explain mo na sa kanila, Brad. Yes, Doc. Ang natatangi nating produkto, white light. Yun. Sa lingual L-glutathione spray in the right market. Of course, with ascorbic acid. So, paano mo to gagamitin? Tatlong spray every 4 hours. So, 4 mm-hmm. times a day yan. Total of 12 sprays per day. Yan. Magiting ko muna to. Shinek yung bote, in-spray sa lalamandila. Patagalin mo ng 1 minute. Papasok sa blood vessel. Will flow with the blood. Pasok ng cells siya mga yan, pare. Mm-hmm. Uy, syempre tayo sa effect. Pwede kang pumuti. Pero side effects lang yan, ha. Linawin ko, ha. Kaya nga madali itong i-promote, madali pang ibenta kasi nga, side effects lang yung pagpapapute. Ang function, antioxidant, anti-cancer, detoxifier, not just of the liver but for the entire body. Ang gandang gamitin ito, Brad. O pare, perfect white naman. Yan, yeah, Doc. Sa perfect white naman, eh, ito magandang partner ng white light. Kasi tama, whitening supplement with natural Botox effect. Meron niyang L-cysteine peptide at ascorbic acid. So, ang preferred niyan, it's 101 or 202. Yeah. Pare, kung medyo nagtitipid, kahit once a day. Yeah. Mm-hmm. Pero dapat, tama yung sinabi ni Brother Perry, dapat may kasamang white light. Oh, ininom mo yung sustain. Pagpasok sa katawan, nagiging glutathione din yan. Kaya nga lahat ang talab ng white light, talab din ito. Eh, meron pang astaxanthin. Meron pang, meron pa itong tinatawag na apple polyphenol. O, hindi. May Botox effect, anti-aging, anti-wrinkle, at may anti-UTI pa. Yan. Ano ko ay ang tanong, kailan ba na best gamitin niya mga yan? O nga, Dok. May laman dapat ang tiyan. Yun. Kasi may ascorbic acid para maiwasan lang po yung pangangasim. Pangangasim. Ayos! Dok, baka may mga nagtatanong. Pambabae lang ba to, Doc? O pwede rin sa lalaki? Lalaki, babae yan. O, kasi tandaan nyo po, yung pampapute, side effects. Healthy talaga to. That's the beauty of the glutathione system peptide. Okay? Next. Binanggit yung Brother Perry kanina yung colidus, cholesterol reducer. Now, this time, pag-usapan na rin natin yung blood vessel. Okay, mayroon tayong dalawang Vida, Vida Drink Mix at Vida Max. Brad, banggitin mo naman yung mga laman nito at yung mga pinaka-objective at ba natin kailangan gamitin. Sige, pare ko. Yes, Doc. Itong Vida Drink natin, itong napakasarap na Vida Drink. Yung paborito natin, Doc, pag nasa office tayo. Oo, yan, naku naman. Yan, meron niyang Resvida na nagsusupport ng healthy blood vessels. Yon. Meron din niyang Lycopene na nagre-retard ng development of atherosclerosis sa katawan. Yan. Okay. For, ito, 100 for vasodilation. Pag gusto mo naman na magandang metabolism, 101. Yun. Sabi nga, pag vasodilation na pampalawag ng blood vessel, tumutulong. Okay, pang supplement ko sa mga gamot sa high blood na binibigay ng mga doktor, yung mga anti-hypertensive, pang tulong to help normalize the pressure. Okay, so Doc, ang ganda pala ng function nito. No? Sabi nga po natin, inuulit, binanggit ni Brother Perry, once a day, maximum 2 times a day. Tama na yon. Ayos na yon. Pwede rin makatulong sa mag-lose ka ng weight. Tumutulong din magpa-normalize ang blood sugar saka blood cholesterol. Maganda rin sa nervous system. May antioxidant din ito. Okay, may lycopene pa. Now, kung gusto nila Brother Perry capsule, ay ito na, bigay mo Brad, Vida Max. Pare ko eh, para tayo Brad. Yes, Doc. Ito ha. Vida Max naman, Doc. Ang Vida Max, meron din tong Resvida na magsusupport ng healthy blood vessel. So kahit ito ay naka-capsulated, may Resvida pa rin yan. Pero mas maganda dito, Doc, meron itong fruit flow na nagsusupport ng healthy circulation ng ating dugo. Galing na sinabi mo, pare. So it will prevent abnormal blood clotting inside the blood vessels. Thus, will help prevent
the possibility of heart attack and even stroke. Once a day lang, pare. Kasi nga po yung fruit flow tumatagal lang 18 hours sa katawan. Galing! So yung mga dosage, huwag niyo kakalimot na. Diretso na ni Brother Perry. Now, we love using the natural essential products of the company. But let's begin, of course, with our soap. Brother, healing bar, pakibanggit nga pare ko. Ito, Doc, yung ating natural essential, deep cleansing and whitening bar. Napakaganda nito because 100% natural, no harmful chemicals at dermatologically formulated. May pampapote, luminate, may anti-aging peppermint. Pero para patanggalin po yung mga mikrobyo, bacteria, virus, fungi, pati toxin sa balat, nandiyan yung barber charcoal. Pag naliligo, naghuhugas ng kamay, the best gamitin to. Very healthy sa katawan natin, sa skin especially, of course. Now pare, bibig naman tayo, toothpaste naman, Brad. Ayan. Dok, syempre, kung nililinis mo yung panlabas, yung panloob, sa bibig. Yan. Napakaganda nito, Dok, kasi ito yung, pag nag-toothbrush ka daw nito at ginamit mo sa gabi, kahit bugahan mo nang hininga mo yung wife mo or partner mo sa umaga, hindi kayo mag-aaway maghapon. Napakaganda. Kasi, Dok, meron tong antibacterial properties and repairs the gums of the oral cavity. Ganda nung binanggit ni Brother Perry, paano nangyari yon? Kasi nga po, meron siyang limang herbs. At the same time, may components pa yan ng complete. Kaya nga pala, si Piliuka, the components of complete will enter the blood vessels, iikot sa buong katawan yan. Anong end product? Whiter teeth, fresher breath, healthy mouth, and healthy body. Uy! Brush your teeth in an upward and downward motion. Okay, yun ang pinakatama. Dahan-dahan. Kung kaya mo sa taas ng ngipin, pababa lang. At sa baba naman, pataas lang, mas maganda. Kung may hirapan ka, upward and downward motion. Bawal lang side to side. Soft bristle toothbrush. 3 times a day. Yun po ang tama. At pag nagsipilyo ka, dapat at least 5 minutes. Yon. Okay, ha? Now, pare ko, may dalawang wash. Ayan. Okay. Ito, Doc, napaka-importante kasi alam naman natin, kailangan malinis ka. Diba? Tama. Everyday, syempre, nagpapawis tayo. We perspire. Kaya dapat maganda rin yung ginagamit. Ito, Doc, for the female na partners natin, the feminine wash, 100%, no harmful chemicals, dermatologically formulated, maganda yung pH balance niya, no irritating SLS or SLES. Meron siyang foams with natural coconut-based surfactant at meron siyang powder fresh fragrance. So kung isipin nyo, halos pareha sila ng masculine wash, except merong cool water fragrance yung masculine wash. Brother Perry, ganito yan ah. Babae, lalaki na tayo, ha? Maligo mo na. Imagine, ito yung puwerta. Vagina yung nasa gitna. Mayroon niyang major sa kamay. So, naligo ka na, ha? Pahiran yung labia majora sa kamay nora. Yung pinaka-boundary ng vagina. Yung clitoris, saka po yung butas ng puwet. Patagalin ng 2 minuto. 2 minutes po, mga kapatid. Okay? Para tumalab yung produkto ng gusto. Anong benefits? Anti-UTI, anti-sweating, anti-itchiness, anti-oxidant, anti-cancer. Masculine wash, simulan sa pinaka-tip ng penis, buong katawan or shaft, should I say, body of the penis, covering ng testicles yung scrotum, pati butas ng puwet, 2 minutes after, hugasan. Siyempre, ang katanungan, ilang beses ginagamit. Kung healthy ang vagina sa penis, isang beses lang. But if you're suffering from UTI or urinary tract infection or sexually transmitted diseases, umaga at gabi po ang tamang paggamit po nito. Klaro, simpleng-simple. Sabi ko nga po sa inyo, yun yung mga tamang dosage natin. Now, game 2. Uy. Kailangan tayong magsabi nga nila, dapat we need to look great. May mga beauty products po tayo. Okay? Right. Ngayon, brother, simula mo na parin mo. Coffee scrub. Yes, Doc. Ito, mga natural essentials naman natin ang mga pampaganda. Alright? Para sa ating mga balat and skin. So, we have the coffee scrub plus mask body. Ito, contouring. Yan ang maganda dyan. So, it exfoliates and detoxify and contours. Yan yung ating coffee scrub. Naligo, nagsabon, nagbanlaw. Maglagay sa palad ng coffee scrub. Scrub sa part ng katawan na medyo mataba. Chan, hita, or puwet. Patagalin ng 15 to 20 minutes para tumalab ng gusto. Maliwanag, ha? Chest pababa bago hugasan.
So, anong tamang paggamit? Ito, pares to, coffee scrub saka strawberry scrub. Dalawang sunod na araw gagamitin, pangatlong araw pahinga. Dalawang sunod na araw gagamitin, pangatlong araw pahinga. Why? To give your skin cells enough time to regenerate. Yun po yun. Klaro. Okay? Now, pare ko, strawberry scrub naman, Brad. And Doc, ang strawberry scrub naman natin for face and body, pore refining and whitening. Good. So, neck upwards. Doon naman, maligo mo na ulit. Tapos, doon naman i-scrub. Sa siko, sa tuhod, o sa pwet, kung medyo nangingitim-ngitim. Pwede rin po yun. Okay, so yun yung mga advantages po nito. So, Doc, kano bang pinakalamang nitong coffee scrub kumpara po dito ng strawberry scrub kumpara sa coffee scrub? Meron po siyang whitening effect. May whitening effect, ha? Maliwanag po tayo. Kaya nga, pag ginamit po ito after several weeks or months, pwede po mag-tighten up ang skin natin. Just like coffee scrub, ha? Pinapatagal po ito ng 15 to 20 minutes para tumalab ng gusto. Next, bro. Instant white naman tayo. Doc, teka lang po. May nag-comment eh. Sabi niya, coffee scrub, nakatulong na tunaw niya love handles ko, Doc. Hindi yan, ha? Mukhang si Mr. Yata ang masaya dun, ha? Sige. Pag nakatulong, masaya po kami pag nakatulong po. Instant white naman, Doc, for face and body lotion. It instantly whitens, moisturizes, and protects your skin. Okay. Clean your face with soap and water. Tuyuin. Tapos i-apply na po yan. Naligo ka na rin, syempre po. Okay? Pati na rin po sa sun-exposed areas of the body. Okay? Bigla kang puputi, pero syempre, pagkaligo mo, it will go back to its normal color. Pero just like strawberry scrub, may whitening effect po yan. Kaya nga, after using it for several weeks or months, pwede rin mag-lighten up ang skin. Pero ang pinakatalab na nito, anti-UVA, anti-UVB. Hmm. Protektado ang skin against the ill effects of radiation coming from sunlight. Correct. Next, pare, sa mga tagyawatin, Brad. Ito, Doc, antioxidant facial toner. It hydrates, purifies, and whitens your skin. Ito nga pala, Brad. Okay, yung instant white, pwedeng sa umaga lang, pwedeng sa hapon, pwedeng twice a day. Now, nilinis mo na yung mukha mo. I-shake nyo yung facial toner. Ilagay sa cotton. Rub it gently in circular motion sa mukha ninyo na medyo parang may mantika kasi nandun yung mga mikrobyo. Ay, makikita mo yung cotton, mangitim-gitim yan. Tinatanggal niya yung mga mikrobyo para maiwasan po ang development ng acne or mabawasan. Pwedeng umaga lang po, pwedeng bago matulog, or pwede rin pong 2 times a day. At ang gustong-gusto kong gamitin, oxygen bar. Brad, mana? Yan, Doc, napakaganda because oxygen bar, anti-aging, smoothening na, whitening pa. The best to. Liquid oxygen, meron pa siyang dalawang whitening properties, at it can also stimulate the dermal fibroblast cell to add strength to your facial skin. Again, pwedeng once a day mo lang gamitin, pwede rin pong twice a day, at napakaganda po sa ating mga balat. May anti-aging properties nga. Okay. Correct. Kailangan nyo lang magpapayat. We need to lose weight. Kasi nga po, kung mataba ka, prone ka sa high blood, diabetes, heart attack, or stroke. At sabi ko ng mga expert, pag kayo po ay tinamaan ng COVID at meron ka ibang sakit, baka tamaan ka ng severe or critical. Pero kung wala daw po kayong ibang sakit at tinamaan ka ng COVID, malamang ay mild or asymptomatic lang. So Brad, apat ito, pero babagatin ko na. Yung burn slim, karamihan sa laman na babagatin ni Brother Perry, isinama na rin sa ibang burn products natin. Brad! Okay. Doc, unang-una yung burn slim product natin, meron siyang Garcinia, Cambodia, extract, meron siyang green tea leaf extract powder, meron conjugated linoleic acid, may L-carnitine pa, dried yeast, white kidney bean extract, at pinakamaganda, Doc, may seaweed calcium powder. The best. Inumin nyo bago kayo kumain. Parang tabang kinain mo, hindi mo ma-absorb. Tama. Ito ng appetite. At the same time po, samahan mo na rin ng maraming tubig. At the same time, mag-exercise ka. Ang function niya, break down the fats in your cell, in your liver, and in your body. 30 minutes bago ka kumain. Now, Brad, burn shake tayo. Doc, burn shake. Ito, napakaganda nito. Kasi napakaganda because it's low calorie. Zero saturated trans fat supplement na nagpo-provide ng complete nutrition
including yung protein, amino acid, HCA, L-carnitine, at aloe vera gel. Ganda nyo, may aloe vera gel pa, maganda rin pang pampuk. Okay? Tama. At kung yan, paingan nyo, paltan yung breakfast, eto na gawin mong breakfast, ilagay sa tumbler, may tubig, ishake mabuti, cookies and cream flavor na 111 lang ang calorie contents nito. Inumin nyo, kung medyo bitin, samahan mo ng gulay o prutas like mansanas na may 90 calories lang. So, ito gagawin nyo, 111 plus 90 calories is 201. 200 na lang. Ang isang kain, inote nyo to, 700 calories. Eh, tinanggal mo yung 700, pinaltan mo nito sa kamansanas sa 200 calories lang. 700 minus 200, 500 calories, yung total na calorie na natanggal mo. Na nabasa ko po, if you're going to remove 500 calories every day, yun, 1 pound per week ang mawawala, or 4 pounds in 1 month, or 48 pounds in 1 year. Ganong ganda. Meal replacement shake ang tawag. Brad, tama. Yung leave-in coffee na may burn, lahat ng laman ng leave-in coffee, sinamahan pa nito. Ano yung sinama, pare ko yun? Yan, Doc, napakaganda to because meron siyang carnipure na nag-offer ng highest and purest L-carnitine form. Yun. Kaya nga po yung taba sa cells, sa liver, sa katawan, sunog ka agad. And if you're looking for a wonderful iced tea, we have the Mati Iced Tea. Brad, ano ba yung mga gagawin ng produktong ito? Ano ba mga functions talaga niya? Pakibanggit naman sa kanila. Doc, unang-una, enhancing fat metabolism. Uh-huh. Nag-increase din ng energy metabolism at fatty acid oxidation. Nag-inhibit siya ng fat cell development at nagre-reduce ng lipid absorption and increase fat excretion naman. See? Ang ganda po. Anong tama pag minum ngayon ito mga to? You go for burn shake sa breakfast. Leave-in coffee burn, mga 10 o'clock in the morning. Burn slim, mga 30 minutes bago mag-lunch. And burn mate iced tea, approximately around mga 3 o'clock or 4 o'clock in the afternoon. Diet, exercise, lots of water, and think positive, and you're bound to lose. Yun ang maganda pong usapan. Now, wag na wag lalabas ng bahay nang hindi nyo suot-suot itong mga to. Energy bracelet, energy pendant, tapos meron ka pang energy diffuser, at meron ka pang eye protect 24/7 na nasa loob po nito. Okay? Ngayon, Brother Perry, nakibanggit naman yung eye protect 24/7 kung gano'ng aganda yung yan. Okay. Yes, Doc. Sabi mo nga, Doc, dapat protektado. Yan. Sa eye protect 24/7, after 30 years of clinical research, we come out with this amazing product that creates a barrier of protection that is disintegrates unwanted particles. Especially ngayon, Doc, kailangan natin ito. It's patented in Japan and double patent in the US. Kaya this product is one of a kind talaga, Doc. Si Dr. Kiyohiro Waki, kung ako nagkakamali eh. Okay? Mga kapatid, ang laman kasi nitong eye protect, chlorine dioxide. Proven na ho yan talagang pag in-expose mo yung mga bakterya sa mikrobyo, sa virus, chlorine dioxide in a wet environment, patay ka agad yan within seconds. So nilagay ho dito yun. Nilagay po dito. Sabi nila, Doc, bakit po nilagay dito? Ganito kasi yan eh. Para bigyan ka ng 1 to 2 meters green zone protection of chlorine dioxide against airborne diseases. Tama. Sabi na, Doc, bakit? Ay, hindi ba si COVID droplet? Hindi lang COVID ang kalaban mo, ang dami pa. Mycobacterium tuberculosis, flu virus. O, imagine mo, ha, naglalakad ka. May isang pasaway na mama, 20 feet away from you, biglang umubo. Yung mga mikrobyo manggagaling sa bibig at ilong niya na hindi mo nakikita will travel towards you. Pagpasok mo sa green zone mo kung suot mo to, patay ka agad yun. Protektado ka against airborne diseases. May C24/7 ka, may C-Supreme ka, may Colidus, may Ultra H2, magandang internal protection. Sabayan mo nito, external protection. Sabi nga, the more protection we have, the better for our body. Uy, Brother Perry, basta suot nyo lang, protektado ka, airborne diseases. Pero, hanggang one month lang po ito. Huwag kantahan ng happy birthday yan. Maliwanag po tayo, ha? Pinapaltan na po yan after 1 month. Huwag okay? Mo hayaang mag-anniversary, Doc. Oo. Pare, I protect home naman, brother. Yan. Siyempre, kung protektado yung sarili mo, isama mo na yung tahanan mo.
So it's a revolutionary product na nagsisafeguards ng bahay mo from viruses and bacteria. So doctor formulated at backed up by clinical research and tested to kill harmful viruses and bacteria indoors. Good. Okay. So against airborne diseases po ulit ha. And one yes. month lang. Pwede sa kotse, pwede sa opisina, pwede sa bahay. Now, tama. Bro, energy diffuser. Oh. Okay, pare. Explain mo na habang pinapakita ko sa kanila. Ayan, Dok. Oh. Yan, importante yan, Dok. Lalo ngayon kasi we have more time in using that gadgets. Energy diffuser is a thin disc that can stick onto any of your electronic devices such as cellular phones, laptops, tablets, and others to counteract the serious and long-term harmful effects ng electromagnetic field or EMF radiation. Proven na. Basta nilagay po ito using an electromagnetic frequency device, nakikita talaga yung amount of radiation bumabagsak sa zero. Nasa computer age na po tayo, computer technology, kaya talagang protection na natin yung ating mga katawan against radiation, use this one. Okay? Lifetime, anti-radiation properties. Next, uy, yun o, pagsabayin yan natin po, yung energy bracelet, saka po yung energy pendant natin. Okay, Brad, pag suot mo to, ang daming health benefits. Ay, basang-basa ni Brother Perry yan. Brad, pakibasa naman yung simula mo doon sa mga function nyo. Helps in protecting against EMF radiation. Pangalawa, next. Okay. Lalapit lang ako ng konti doon. Yan, supports in strengthening the immune system. Napakaganda pala, Doc, immune system natin. Sinusupport niya rin at pinapalakas. Encourages cell renewal. Enhances stamina, endurance, and strength. Yan, naku po. Assist in boosting performance. Naku, kailangan to, especially yung mga active. Yan, help restore body natural balance. Stimulates yung healthy aging ng ating katawan. Advances natural healing process. Helps reduce inflammation, maintains focus and concentration, aids in alleviating physical stress such as stiffness, cramps, or discomfort. Pinakamaganda, Doc, promotes better blood circulation. Yan. And I know what you're thinking, Doctor, gaano katagal tumatagal yan? Lifetime anti-radiation properties. Tapos ang usapan. Hindi lang po siya pang japorms, para po sa health natin. Napakagandang gamitin. That's your energy bracelet and of course, your energy pendants. Okay? Then, kung masakit ang katawan nyo, maganda namang uminom talaga ng pain relievers kung bigay ng doktor. Like mefenamic acid, ibuprofen, celecoxib, meloxicam. But if I were you, I'll go for natural means. Ito po yung Curly Thermal Relief Patch. Brad, pakibanggit nga yung uses nito, pare ko. Yan, Doc. Yung Curly Thermal Relief Patch, pain affects everyone, alam naman natin yan. Kaya this Care Lip uses nanothermal diadynamics technology. It is the first thermal patch in the world na naggumagamit ng nanodiamonds in its delivery system where soothing heat is delivered in the molecular level. Nakapakaganda naman ito doon, molecular level. Meron siyang 9 natural ingredients are infused in micro layers and each known and used for decades to relieve pain. No synthetic substances were used in this great alternative to mainstream medicine. And also, all natural, no side effects, just immediate soothing heat. Yan ang mararamdaman natin. Maligo muna kayo, dryer skin. Ilagay mo itong patch ito on parts of the body suffering from muscle pain. Maliwanag po ha. 9 components, may soothing heat relief kasi mararamdaman mo yung warmness ng patch. Within an hour, ano mangyayari? Magdadilate ang blood vessel, yung swelling will go inside, bawas ang swelling. The same time, yung warmness ng patch, magre-relax yung muscle mo. Kaya nga within an hour, bawas na bawas yung pain. Minsan po, 6 hours lang, 9 hours or 12 hours, wala nang pain eh. Kung sumobra man po yung pain sa 24 hours, walang problema because this patch can last on your skin for 48 long hours. Pero itong sinasabi ko, usage tayo, di ba? After 48 hours, tanggalin nyo na po habang naliligo kayo. Tanggalin nyo na dahan-dahan para ma-avoid natin yung irritations ng skin. Kung masakit pa rin after 48 hours, that seldom happens, pwede ka maglagay ng palibago ulit. Ganun kasimple lang po yun. Okay? Tama. Next, yun na. Yun. We have this new UH2 and Ultra H2 molecular hydrogen products. Woo-hoo! That mention the wonderful benefits. Doc, it will brighten and lighten your skin, unang-una.
Meron din yung anti-aging effects. Smoothens fine lines and wrinkles. Increases collagen synthesis. Improves your skin elasticity. May lifting effect. Advanced Japanese technology and also made in South Korea. Spray sa mukha. Sa sobrang kaliitan ng particles, it will enter the pores. Tatanggalin yung mga dumi, mas helping skin natin. Gamitin yung metallic gauze. Upward motion, ha? Para magkaroon ng lifting effect, maging elastic ang mukha natin. Collagen synthesis, sabi nga ni Brother Perry. At mababawasan yung mga wrinkles, yung mga fine lines at the same time. And also, brighten up your skin. Ganun ka simple po. Anytime you want to use it, just use it. Okay? Tama. Ultra H2, bro. Saka, Doc, napakaganda, Doc, sa new UH2. Very handy. Oo. Pwede mong dalhin anywhere. Ito, Doc, maganda pa. Ultra H2. It creates up to 1,500 parts per billion molecular, ha? Ito, molecular hydrogen. Yan, napakaganda. It turns potable water into super antioxidant water through this device. May highest mobile molecular hydrogen generator, 800 human clinical studies regarding molecular hydrogen. Of course, advanced Japanese technology that is made in South Korea. It's either you inhale the hydrogen or drink the water with molecular hydrogen. Once hydrogen goes inside your body and encounters different kinds of free radicals, they will bind it with it and they will neutralize the free radicals. Napakaganda po that even the entire family can benefit from this great product. Sa akin po talaga, every time I drink it, maganda yung bowel movements ko. Yun ang isang napaka-beneficial po na paggamit po ng produktong ito. Okay? And meron tayong E, dietary supplement na meron pong estrogen 100 that will mimic or copy the wonderful effects of estrogen to the female body. Pang babae po ito. May astaxanthin, may beeswax. Ang ganda ng health benefits, brother. Pakibanggit naman sa kanila. Yes, Doc. Number one, 100% natural ang lahat ng ingredients. Pangalawa, made in South Korea. Nakialam naman natin, well-known when producing quality products. Manufactured by publicly listed company in South Korea's stock exchange. Yung ingredient niya, with proven clinical studies, ingredient from Japan and South Korea. 6,000 times more powerful than vitamin C. 54 times naman siya more powerful than beta-carotene. And 12 times more powerful than vitamin E. Health benefits. Health benefits, Doc. Mega anti-aging properties. Skin whitening. It increases collagen peptide, diminishes scars and blemishes, supports dermal moisture and elasticity. Helps prevent dysmenorrhea, supports healthy menstrual cycle, and relieves pre-peri and postmenopausal syndrome. Very good, bro. Sabi nga natin eh, Doc, napakagandang produkto pa talaga nito. Sobrang ganda. It's really a wonderful product, mga kapatid. Kaya nga, dosage tayo, syempre. 20 years old, once a day, more than enough na po yan. Mm-hmm. Okay? So, yun po yung mga gandang produkto ng Empowered Consumerism. And of course, the algorithm and the proper dosage and the proper age wherein you can give our great products. Yan. Terry! Mm-hmm. Baka may mga katanungan tayo na gusto mong linawin natin, Brad. Okay? Tama, Doc. I know, guys, marami.